So, welcome sa channel ko. Ang mga pulit si Aldrin Peña ng Dre Media Production. At sana naman panibagong tutorial ang ituturo ko sa inyo. So, sa vlog na to, ang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba mag-reformat at mag-recover ng isang laptop na nag-blue screen na. So, ang tinutukoy ko na blue screen, guys, ay tulad nito. Yan ang isa sa mga problema na nararanasan ng karamihan sa atin. So, meron tayo ngayon dito na laptop. Ito siya, isang Asus na X505Z na model. Isa sa mga paraan para ma-resolve natin ito ay i-reformat natin or magpalit tayo ng hard disk. So, usually kasi, ang mga ginagamit natin na hard disk ay HDD. Sa part na to, tuturo ko din sa inyo paano mag-upgrade ng SSD. So, ang laptop na to, mga master, ay isa sa mga pinagawa sa atin ng ating isang client. So, naisip ko na din na ito yung i-share ko sa inyo para malaman ninyo kung ano yung pwede ninyong gawin kung sakaling maranasan nyo man tong problema na to. At siguro wala na munang pag-uusapan at proceed muna tayo sa intro. Guys, ito yung nga pala yung laging lumalabas sa kanya. So, lagi siyang nagre-reboot. Dito lang siya lumalabas. So, usually kasi, nagto-troubleshoot lang tayo sa mga ganitong bagay, sa mga ganitong pangyayari. Pero, yung sa kanya kasi, unusual na kasi kahit anong pindutin dito, ay bumabalik pa rin siya sa ganitong format. So, kailangan talaga siyang i-reformat. So, kailangan na din natin siyang palitan ng hard disk para nga maging smooth siya pagkatapos. So, gawin muna natin, patayin muna natin siya. So, yan, pinatay natin siya pero nag-reboot ulit. So, sa part na to, guys, ang kakailanganin lang natin, syempre, meron tayong tool para mabuksan yung laptop natin. Siyempre, itong gagamitin natin na SSD. So, hindi ito sponsored kaya hindi ko na masasabihin kung anong brand na ginapit dito. Pero, kung may mga katanungan kayo, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page ng Dre Media. So, ayan, proceed na tayo sa next step natin. So, guys, make sure na walang ibang nakasaksak bago natin siya buksan. So, sa mga nagtatanong din kasi minsan, kung paano nila buksan yung laptop nila. So, may mga screw naman yan sa likod. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, dito yung mga screw. Ayan, ito lang yung kailangan nating alisin para malagay natin sa loob yung SSD nga natin. So, meron na akong tool dito. So, guys, yung mga tornilyo, ipunin lang natin siya sa isang lalagyan para masigurado natin na walang mawawala. So, ayan, guys, tapos na yung pag-alis natin ng screw. Ayan, tatanggal na lahat. So, ang next step na gagawin natin dito, guys, ay ihaharap lang natin yan. Then, bubuksan natin. Ayan, i-open lang natin siya na ganyan. So, ayan, guys, bali ito yung next step natin na gagawin. Alisin natin yung buong cover niya dito sa harapan. So, madali lang naman alisin yan. Gumamit lang kayo ng maliit na or manipis na plastic tulad nito. Or pwede din kayong gumamit ng mga ID na hindi na ginagamit. Kukuhanin lang natin yung pinaka dulo nito. Papakita ko ito. So, bali kung mapapansin nyo, ito yung side ng laptop. Iaangat lang natin yan ng dahan-dahan. So, kung mapapansin nyo, ayan, may umaangat. So, may mga nakaipit kasi na ano dyan eh. Parang mga plastic na lock. So, ayun oh. So, kapag nadaanan nito, yung mga plastic na naglalock, ma-open natin na siya. Doon na natin siya pwedeng mabuksan. So, dahan-dahan lang. Alalay lang ng konti. Kapag okay na siya dito sa side, guys, kapag may mga umaangat na yan, ayan, kung mapapansin nyo, nakaangat na yan, dito naman kayo sa harapan. So, kung nasa harapan na, iaangat nyo lang yan ng dahan-dahan. Yan o. Parang bumubukas na din yan. Yan. Hanggang sa makuha natin siya ng hanggang dulo. Yan. Same lang din dito sa bandang right side naman ulit. So, yan na nga guys. Kapag natanggal na natin to, ayan, naangat na siya, di ba? Parang natanggal na. So, mapapansin nyo dito sa may ilalim niya. Ayan.
Kung mapapansin nyo, dito sa may bandang ilalim niya, may mga ribbon pa yan. Actually, dalawa sila. Ito yung kailangan lang natin alisin at dahan-dahan lang natin itong tanggalin. So, ang gagawin nyo lang, kung nakaharap siya na ganito, dahil naalis na nga natin siya, so, ginawa ko, inangat ko siya, napaganto, tapos dahan-dahan ko siyang inangat. And makikita nyo itong dalawang ribbon. Huwag nyo hayaan na yan na magkaroon ng damage kasi ito yung connected dito sa mousepad at saka dito sa keyboard. So kung mapapansin nyo guys, nakalock pa rin siya dito sa bandang part na to. Iangat nyo lang itong kulay black sa likod. Dahan-dahan. Ayan, kapag nakalock na, pwede nyo nang hilahin yung kulay blue na to na dahan-dahan yung sa may ribbon. Ayan, at natanggal na natin. So, same lang din dito sa maliit. Iangat lang natin ito ng dahan-dahan. Then, hilahin lang natin. So, natanggal na natin yung keyboard. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na ribbon. Ito, connected sa mousepad. Ito naman, connected dito sa keyboard. So, ang next step, ang pinaka-agenda natin dito ay makuha yung hard disk. So, andito yung hard disk. So, kailangan lang natin itong baklasin gamit nga yung tool natin. So kapag natanggal na natin yung mga screw, ang gagawin lang natin dito sa part na to, itong hard disk natin, is ipupush lang natin siya ng dahan-dahan. So kapag napush na natin siya, naramdaman nyo na push na, iaangat lang natin. So nakuha na natin yung mismong hard disk. So ito yung hard disk. So buksan na natin yung SSD para mapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila. So kung mapapansin nyo, itong SSD natin, is mas magaan to compare sa HDD. So itong HDD kasi ito yung mga traditional na ginagamit pa natin. So mas mabilis itong SSD compared dito sa HDD natin. So sa mga nauna nating vlog, pinaliwanag ko na yan kung ano yung pagkakaiba nila. So ito yung lalagay natin ngayon dito. So kailangan muna nating alisin yung HDD dito sa my case. Meron pa siyang case dito. Kailangan lang natin itong alisin. Tapos, ilagay natin yung panibago. So, pag naalis na natin, ayan, tanggal na natin. So, ang next step naman, ilalagay na natin itong SSD natin. Make sure, guys, na nakalagay ito ng tama kasi ibabalik natin siya dito na dapat nakalapat. So, make sure na sakto yung position niya. Lalagay lang natin ulit itong mga screw. Babalik lang natin. So, kapag nalagay na natin, papasok lang natin to. Insert lang natin. So, same. Kanina pinush natin, ngayon, ipush naman natin siya na pabalik. Yan. So, no, pag parang naramdaman nyo na na-push na siya, pwede na natin ibalik yung mga screw na tinanggal natin. Ito, guys. Yan. So, yun na nga guys, nalagay na natin ito. Nakabit na natin yung SSD natin. So, kailangan lang natin gawin, syempre, ibalik muna natin to keyboard. Kasi, yung power button niya, connected siya sa keyboard. So, same. Papakita ko lang, dito yung... So, dito yung ano natin, yung mga pin. So, kailangan lang natin siya mabalik. Dahan-dahan lang muna yung pagkabit dahil... isa sa mga pinaka-importante na part ng mga keyboard and mousepad is yung ribbon. Kasi kapag ito naputol at na-accidente na din siya natanggal, so wala na. Bili ka na lang ng panibagong keyboard na. So ito yung sa mga pinaka-delikado din na ginagawa. Siyempre dapat dahan-dahan at siyempre huwag magmadali. At kapag nalagay natin, isasara muna natin siya. Pero, huwag mo muna natin siyang ilock. So, kadalasan kasi kapag minsan ang ginagawa ng iba, agad nilang sinasara. So, kapag nagkaroon ng problema o hindi nakalapat yung SSD, uulitin natin yon at bubuksan ulit. So, sa part na to, huwag muna natin siyang ilock. Sasaksak natin yung charger at ipapower on. So, punta tayo sa BIOS. So, kung mapapansin nyo, wala siyang operating system. Successful yung paglalagay natin ng SSD. So, isa sa mga kailangan din natin dyan para ma-reformat natin siya is kailangan meron tayong bootable USB na OS. So, yun guys. Dito na tayo sa next step.
kailangan na natin ng isang flash drive para mag-install ng boot or OS dito sa ating laptop. So, isasaklasak lang natin siya. Click natin yung enter. Ayan. So, babalik siya dito. So, ang kailangan lang natin gawin ay pumunta tayo dun sa BIOS. So, ito boot menu, F8. So, i-click lang natin. So, the system cannot find bootable. So, punta tayo dito sa advanced. At, click natin itong boot. Siyempre, enable lang natin itong CSM support. So, F10 lang natin. Then, enter. Then, antayin lang natin yung lalabas. Wait lang natin na lumabas yung bootable natin. So, ito, nag-successful yung pag-install natin. Lumabas na yung Windows logo. So, wait lang natin kung ano yung susunod na magpo-proceed. So, gagawin lang natin, guys, is i-click lang natin itong next. So, click lang natin itong I accept license terms. Then, click next. So, next step ay i-click lang natin yung custom dito sa may bandang baba. So, kung mapapansin nyo, wala pang unallocated space pa lang to. Click lang natin itong next. Then, press apply. Then, click OK. Then, kapag OK na, punta lang kayo dito sa may partition 2. Then, press next. So, dito sa part na to, guys, maglalagay lang tayo ng region. So, isiset natin is Philippines. Click lang natin yung next. Set lang natin yung keyboard sa US. So, skip natin to. So, maglalagay lang tayo ng name sa computer natin. So, sa part na to, maglalagay muna ako ng my PC. Then, press next. Huwag muna tayo maglalagay ng password. So, yung client na lang maglalagay dito. Accept lang natin. Then, restart. So, wait lang natin at antayin lang natin na mabuksan yung mismong Windows. So, yun na nga guys. At mapapansin nyo, nandito na tayo sa Windows. So, ganun lang kasimple guys yung pag-reformat at pag-upgrade ng SSD. So, kung may mga ganitong problem kayo, pwede nyo i-message guys yung Dremedia Production na page natin. So, kapag na-turn off na natin guys, so, kailangan na natin ibalik yung mga tornilyo dito kasi nagawa naman natin siya ng tama. So, hindi dumoble yung trabaho natin sa ganitong part. So, balik na natin. So, shoutout pala sa nagpagawa ng laptop na to, so sa client natin. So, maraming salamat. So, shinare ko na lang din sa inyo kung paano ito gawin. So, sariling risk nyo na lang to guys. Sana matutunan nyo din to at magawa nyo din to na maayos. So, hanggang dito na lamang itong tutorial na to mga master. At sana sa mga vlog na ginagawa natin ay meron kayong natututunan. Sana hindi kayo magsawa sumuporta sa Dremedia. At huwag nyong kalimutan mga master na ilike ang ating Facebook page ng Dremedia. So, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo po kayo may i-message doon. At kung may mga gusto po kayong ipagawa ay PM lang po kayo at doon po namin sasagutin ang inyong mga tanungan. So, ako nga po ulit si Aldrin Peña ng Dremedia Production at huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-share na din to sa mga kaibigan ninyo. At hanggang dito na lamang, maraming salamat.